sa mga sabay na yata. So yun. Oops. Merong umaabante. So shout out sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kaibigan dyan na sumusuporta sa ating mga video kahit ganito lamang yung ating mga content. So hopefully, sana ay makagawa na ako ng content na maganda-ganda. So kailan kaya? Pero syempre dapat simulan na, no? May mga idea na ako, no? O may mga gusto akong gayahin ng mga vlog na wala pang nakakagawa rito. Pagtulong. Right, oo. And yun nga. Yes. Masarap talaga sa pagramdam yung nakakatulong ko sa tao. Ano. So maganda rin gawing way ito. Diba? Yung mag-create ka ng video na nakaka-inspire. Yung nakakatulong ka ba sa ibang tao, no? Although alam naman natin na kapag nag-trend yung ating video, ano, eh talagang kikita ka rin naman. Pero ang point dito is yung may matutulungan ka, ano. Dahil sa pag-create mo ng mga video, dun ka kikita. And syempre, para matuwa yung mga sumuporta at nanood sa mga video mo, syempre matutuwa yan kung mas marami ka pang matutulungan, ano, ng mga kababayan natin na nakakailangan talaga ng tulong, no? Lalo na yung mga walang trabaho, yung mga nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemic. Actually mayroon niyang nagchat sa akin, ano, nagsasabi siya na kamag-anak daw namin siya na taga Bicol, then nangihingi siya o humihingi siya ng tulong na kahit pambili lang ng bigas. Actually yung hinihingi lang niya is 150 pesos, na kahit pambili lang daw ng bigas ngayong hapon, yun ang hinihingi sa akin, diba? Taga Antipolo siya, pero bine-verify ko muna dahil hindi ko rin siya kilala. Although maliit lang yung kanyang hinihingi, no, 150 pesos pang bili lang ng bigas, pero make sure, no, na tamang tao at tamang na talaga bang nangangailangan yung tutulungan natin, ano. Kahit 150 yan ay malaking bagay yan kung sa tamang tao natin ibibigay, no. Kaya yung tumihingi ng tulong sa akin, kamag-anak daw namin sa Bicol, dahil may mga binabanggit siya na related sa amin na taga Bicol. So ayun, nakakaawa nga, no, dahil sabi nga niya hindi ba daw sila kumakain ng tanghalian ngayon, yung araw na to, May 3. At kanina nga nag-chat siya na kahit lang daw pambili ng rice o bigas para siguro may masain sila ngayong hapon. Pero syempre, nagkaroon tayo ng kaunting pagtatanong sa ating mga kamag-anak sa Bicol. Hindi nila masabi. Wala pang nagko-confirm kung kilala nila yung humihingi sa akin ng tulong. Kasi di rin naman siya kasi makapagbanggit ng mga iba pang mga kamag-anak sa amin, kamag-anak namin sa Bicol. Although nakita ko sa kanyang mutual friends na 5 sa mga kamag-anak ko sa Bicol ay mutual friends niya, pero yun lang ang lumalabas, 5 mutual friends. Liban dun wala nang lumalabas na friends niya sa Facebook. Kaya ayun, nasabi ko na pray lang. Dahil alam naman ng Diyos kung ano yung pangailangan ng bawat tumatawag sa kanya. Kaya ano, habang bine-verify ko siya, pag na maaga natin siyang na-verify, siyempre magpapadala tayo ng tulong kung talagang nangangailangan ba sila ng tulong, o totoo na kamag-anak namin sila. Para hindi naman tayo siyempre basta-basta maisahan, ano, kahit kaunting pera lang yun, pero malaking bagay yun para sa tamang tao na
libid yan. Marami talaga yun, talagang nahihirapan na lang sa panahon ngayon ng pandemic. So thank you, dito na ako sa bahay, babit na ako dito. So salamat sa inyong panonood sa ating vlog na to.